sa Binila, punong-puno ng kayamanan ng karagatan. Isa ito sa pinakukunan ng pangkabuhayan ng mga tao. Mga isda, laman dagat, perlas, ay ilan lang sa mga kayamanan ng pusod ng dagat. Pero higit sa mga to, ang tunay na kayamanan ay hindi makikita sa ilalim, kundi nasa ibabaw. Ang buhay, parang sumasabay lang sa agos ng tubig. Kung hinihila ka pa ilalim, dili mo man kailangan mataranta, iaahon ka rin ito. Sumabay ka lang sa bawat agos ng alon. Kung dili mo haharapin ang mga alon sa buhay, paano ka tatatag? Paano ka titibay? Hindi mo malalaman kung gaano kalakas at kabagsik ang alon ng buhay. Dili mo ito sasabayan. Laban lang. Hanggat nasisinaga ng araw ang alon mo, may pag-asa. Bagong buntag, bagong paglaom! Maayong buntag, Makoy! Bye-bye! Ako ba nagkape? Akin to. Gusto kong atakihin ang nervyos eh. Ay, wala tayong pag-asabay. Napulog tunga lang ang hindi. Wala kita ko na ko ba? Ang pangag. Hindi, saksimahan na natin sa laon ba? Sa kabangag ang tunga, huwag yan po tagapuno. Ilan ang huli, bay? Sampot ka lahat, eh. Sir Oscar, sampung bangag lang. Sige, buwi na kayo. Hoy! Pakauli na, takaroon! Hoy! Buwi na kayo! Laban! Pag-uwi sa Chongsun, inuman tayo, ha? Inuman na naman, kaya ka na-aksidente. Hoy! Makoy, ano? Dili na ako magsama dyan kayo nalang mag-Chongsun. Uy! Maraming turist ng taga-Maynila sa Chongsun. Doon tayo magkatap ng girlfriend mo. Uyat. Alam mo kasi ito, gaantay yata na makahuli ng sirena. Sabi ko nga sa kanya, wala nang magpapakita ang sirena kasi lahat ang nasa bayan na rumarampa. Asus, Ginoo. Oh, kita mo oh. Pambili nga lang sa lawal, wala ako. Mag-uyab pa ako. Ay, dili na lang. Para ka namang hindi binata niyan. Bumili ka nga sa Changi. Basahan yata yun na. Ayan mo. Mag-umaman ako. Re-regaluan kita ng isang barkong brief. Pag-umaman ako, bibili ako ng maraming motor. Pati ka mo, apil! Ma! Adili, dili ako. Pag mudato ako, mag... Sakay ako doon. Paragliding! Pangarap man. Paragliding. Mahaw na ta! Uy, mahaw na ta! Mahaw! Mahaw! Hanga! Magaw na ta! Alam mo, gutom lang yan kung ano-anong ina-imagine natin. Okay. Ila! Punta sa labas ng kulay. Punta sa kulay. Oh, tali ulit! Oh! Last. Ulit. Yeah. Okay. Turo. Start.
Yabot nga. Ay, Eric. Ay, ay, ay. Di lang dagat ang maalat. Pati sahod natin, maalat din eh. Dati-rati naman, sagana ang mga isda. Naalala ko patuloy nun. Sumasama ako kinapapang. Grabe, balde-balde, nahuhuli nilang mga isda. Tsaka yung mga tuna, nako. Umaapaw sa dami. Lahat ng makukubra ko, didiretso ko sa Cebu. Unsa-un pagtigong parta pampa-opera. Bakit kaya tayo? Uy, pwede. Pwede ba tayo sa call center? Call center? Nako, English-English doon. Ako, pag tinanong ako English-English doon, sagutin ko lang silang Bisaya. Sabihin ko eh, pare-pareho lang tayong dili magkasinabtanan. Damay-damay lang. Hello, may utto ba? Hello, may utto. Nako, ang butsai mo. Hirap nang walang tinapos. Ako nga eh. Yung alaga ko si Harold, yung pamangkin ko, pinipilit kong makatapos. Kahit isa lang makatapos sa amin. Kahit isa lang ipagkaloob sa akin ng Diyos. Sa pamilya namin, isa lang makatapos sa college. Uy, di ba? Di ba tawag tayo ni Sir Oscar? Mag-ato tayo sa kanya. Tara. Mag-ato. Tara. Medyo maputla, classy. Okay. To. Oh, medyo mapula to, maganda to, class A. Pwede pang export. Ang presyo, hindi na mo kaya. Pira, marami kong pasesweldo yun, pare. Eh, bawi ra ako ni mo, susunod. Okay? Sige. Kunin nyo yung sweldo nyo, daanan nyo, ha? Erwin, ikaw na magbalik ng lunch, ha? Okay. Po, sir. Salamat. Okay. Okay. Tara, tasunod. Ano na, miss? Kaga. Engineer Harold! Andito na ako! Jo! Engineer po agad? Di ba na po nakagraduate ka? Eh di may engineer na kami. Advance lang ako mag-isip. Jo, wala na ko yung allowance din. Nahurot na. Eh Harold, kakabigay ko lang sa'yo ng nakaraang linggo bago ako pumalaot ah. Tsaka yung binigay ko sa'yo yung allowance, pang isang buwan yun. Eh, kasi, Cho, maraming gastusin, ang daming pinapabili, ang daming projects. Tsaka isa pa, Cho, kung pinag-board nyo lang po ako sa Marvel, hindi sana makakatipid po tayo. Paano tayo makakatipid eh? Mahal-mahal ng upa ng boarding house doon.
Saka maayos na yung muuwi ka rito araw-araw para nakakatulong ka dito sa bahay. O yan, pagkasyahin mo na lang yan. Yan lang ang pera ko. Cho, kuwang pa man eh. Kulang pa po ito. Pagkasyahin mo at tayo magdidilensya na lang ako mamaya. Mangungutang ako sa mga kasamahan ko. Di bali nang walang matirang pera sa akin. Ang importante, may isabit akong diploma dyan. So kapag nakagraduate ka, ikaw ang kauna-unahang membro ng pamilya natin na makakapagtapos sa kuleyo. Sige na po, Cho. Una na po ako. Baka maiwan po ako ng bus. Saka malit po ako. Oo. Sige po. Thank you po. Manny, Buboy! Uncle! Oh, kamusta kayo? Okay lang po. Ha? Oh, ito. Dinala ko kayo ng paborito niyong fried chicken. Kain tayo? Sige. Eh baka nagliban kayo sa eskwela nung wala ako dito. Uncle, palaging nagpunta dito yung matandang pugita. Ha? Matandang pugita? Makoy! Ay, Makoy! Pugita nga. Eh, hey, Ma'am Kenny. Ang bayad. Ito. Ito na. Ito lang ako muna. Baka naman pwede sa susunod, laki-lakihan mo. Aba, nakakapagod pa balik-balik sa inyo. Yun ang pansinin yun. Sige na, kainin nyo na to. Para makatulog na kayo ng maaga, may pupuntahan tayo bukas, ha? Oh, Marian, tapusin yung homework. Kyle, nakikita mo, Lolo, busy. Later na lang, ha? Later na lang. Yeah. No, sige lang kagayunog. Later, later, later. Kyle, huwag makulit, ha? Huwag makulit. Sabi ko na, later, later. Okay? Tatapusin ko muna to. Yeah. Sir Oscar, okay. Na si Miss Bennett, na daw siya appointment. Yeah. Ay, sit down. Che, samahan mo na nga muna si Kyle sa loob. At, Kyle, pasok muna tayo sa loob. Napaibisita si Lolo. Bye, Lola, later. Miss Che, magbasta. Ay, naku, Kyle. Uso ang tigdas. Dili sa tamag laag-laag, ha? Hindi mo naman pinapabayaan itong mga pamangkin mo. Ayaw, kabala ka, te. Nalagaan ko mabuti yung mga yan. Eh ako? Ako yata yung nakalimutan mo eh. Kailan mo ba ako ilalabas dito? Kala ko ba gagawa ka ng paraan para umalis na ako sa lugar na to? Dili ko pa kompleto yung pampiyansa ni mo. O baka wala ka talagang ginagawa? Ginagawa ko naman lahat ng diskarte. Tanang diskarte, ginawa ko na. Wala na nga akong pahinga eh. Pati nga sa sarili ko, nakakalimutan ko na maglaan ng oras. Sinusumbatan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Hindi. Sinusumbatan mo yata ako eh.
Parang sinasabi mong ako yung dahilan kung bakit hirap na hirap ka ngayon. Dahil nagnakaw ako at nakulong ako. Basin na limot mo. Simula nung mamatay ang nanay at tatay, kinargo na kita. Naging responsibilidad na kita. Giimo na ako to para ni mo. Dili naman yun ang ibig ko sabihin, Ante. Ang akin lang naman. Dili, dali, mangitag kwarta. Isa pa, dili pa ako tapos bayaran yung dinakaw mong pera kay Aling Kenny na hirap na hirap ako makaipon-ipon. Ige, kumuha ka ng paraan! Dumiskarte ka! Igawas ko diri! O, ano yung dalawang pagkain? Mga isda na naman yan. Puro isda na kami dito. Ginagalis na nga ako. Ano? Manok. Buti naman. Kailangan kinahaglan. Urot na ba gipadala kong mga kwarta? Tipid-tipirin nyo naman. Baka akala nyo nakikipagparty lang ko sa mga tuna dire. Sige, sige, sige. Basta na rin sa ospital ng nanang, ha? Titiks na lang ako pag ipadala na mga kwarta. Pagamping mo. Bye. Kung kailan naman kailangan ng ubra, kung ka mababalda. Isa kun sa ma'am, janitor, kargador, all around. Eh, lahat kaya na ako. Oh! Makoy, nandito ka pala. Nag-a-apply ka ba? Rakit lang ho. Kapatid siya ni Joyce. Yung magnanakaw. Ha? Si Joyce? Yung nakakulong? Oo! Yung nagnakaw ng groceries at pera ko sa tindahan. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo siyang kukuhanin kasi baka sa susunod, kayo naman ang manakaw. Okay ba yung ready dito, ma'am? May mga nagsasabi na lang sa karagatan ng General Santos City, tinapon ang mayaman dito. Talasa nga po nung World War II. Kung maalala niyo mga bay, may mga tunnel at bunkers pa si Sidio Guadalupe. Pero matagal na lang sila dahil sa treasure hunting na yan. Kaya wala naman sila lang kung kayamanan. Hindi na lang nila kabundukan. At ngayon naman, karagatan natin gusto nilang bukalin sa paliwalang doon makikita ang kayamanan. Swerte naman na makakakuha ng kayamanan na yan, kung totoo man. Sa kalapad o sa kalalom sa dagat, sigurado gaano na to. Kundilig, ikaw na itong iho. Sigurado, makakuha ng treasure na yan. Instant, billionaire. Sana nga, wag na iluwa ng dagat yung kayamanan na yan. Bakit po, sir? Ayaw nyo ba makakuha ng treasure? Erwin, iba na takbo ng mundo ngayon eh. Swapang na ang tao, ganid na. Yung mga magkakapatid nga, nagpapatayan dahil sa pera, di ba? Tandaan nyo, ang kayamanan, pinaghihirapan yan. Mas maganda yun pag pinaghirapan mo. Dahil yung madaling makuha, madali rin nawawala. Yeah. Pero, Oscar, ready na po yung lunch up for sea trial. Oh, okay. Oh, si sea trial muna kami. Hindi ka lang, sir. Ingat po, sir. Po, sir. Okay.
Mayaman na kasi si Sir Oscar eh. Kaya ayaw na doon ng treasure. Mga bay, kumusta? Kape naman dyan. Ngayon, may kape pa. Salamat. Erwin, Orly. Alam nyo ba, yung kaibigan nyo, nakasabayan ko sa bayan, hindi natanggap sa racket. Bakit? Hindi dahil sa ate niya may kaso, tingin sa kanya, magnanakaw din. Uncle, walang ulam. Oh, ito. Yan. O yan, may adobo na. O ano, iisipin nyo na lang, bistek yan. O huwag kayong magtitira ng kanin, ubusin nyo yan. Sayang yan. Sige na, kain na. Gika po yung nagyud ko. Usahay, magbigay na akong lawas. Ginoo ko. Gusto ko na sumuko. Pero sa tuwing nakikita ko mga pamangkin ko, ang ate ko, naisip kong dili man pwede. Sana bigyan niyo pa ako ng lakas para kayanan ng lahat. Para sa kanila. Oh! Timing nga, oy! Ay, bay! Anong ginagawa niyo dito? May dala akong pasayan. Pasayan? Ano ta? O, yan. Salamat sa inyo. Okay na tayong matatanda ang magutom. Huwag lang yung mga bata. Magkakaibigan tayo. Magsabi ka lang kung anong may problema. Magsabi ka lang. Dali ah! Sige, pakain niyo na sa kanin. Uubos na yung kanin, oh. Kain niyo na to. Akin na tong bistik, ha? Magkain kayo ng hipon, oh. Beauty naman, ba? Walang kanin? Ay, ko. Bata! Ay, siya to. Ayan. Alat ng bistik mo. Opo. Kuya Makoy! Mabuti, bumisita ka. May kalaro na ako. Yay! Mag-upo ka na. Mukhang may pinag-iipunan ka. Para asa ba na? Bagong damit, bagong toy, bagong sapatos. Anong bilin mo? Secret! Ay, sus! Napaka-ipa-secret-secret, ah! Magdula na ta! Di mo pa makakausap si Lolo later, eh. Ah, ganun ba? Sige. Tula na ta. Magdula na lang ta. Okay? Ay! Teka. Hindi ako i-give ni mo. Mas maganda to dyan sa mga laruan mo. Walang sinabi yan. Oh. Ito. Yan, gagawin mo. Ipilo ni mo. Pilo. Pilo ni mo. Pilo. Pilo ni mo. Tapos... ilabay mo sa taas. Oh, get mo. Ako na po. Oh, ikaw. Pilo muna, pilo ni mo. Yun to. Lakas ah, lakas mo. Oh, yun oh. Lumipad konti oh, gamay, gamay. Lumipad gamay. Gamay lang. Gamay lang. Oh, Makoy, anong ginagawa mo dito? Gusto mong magtrabaho dito sa prawn farm? Pandagdag kita lang ho sana, sir. Habang wala akong pumapalaot na lansya sa ngayon, kailangan ko lang ho kasi ng extra kita, sir, eh. Kaya baka pwede ho sanang rumakit muna dito sa prawn farm nyo. Para hindi lang humasayang yung mga panong wala akong ginagawa, kagaya ho ngayon. Alam mo, Makoy, nararamdam ako mukhang matinding pangangailangan mo. Pinaglalaanan lang ho. Tungkol ba ito sa Ate Joyce mo?
Eh, sa totoo lang ho, sir, halos lahat ko nung pinapasukan ko ngayon, nahihirapan ho ako eh. Kasi tingin ho nila, dahil nga ho kapatid ko si ate, nanakawan ko sila. Sir, magkaiba ho kami ng kapatid ko. Pero alam mo, Makoy, nakakabilib ka eh. Parang nakikita ko sa'yo, sarili ko. Hindi yung gandang lalaki mo, ha? Hindi, ha? Nakikita ko lang eh, dahil pareho tayo ng dinaanan eh. Masipag ka, matyaga, at higit sa lahat, madiskarte. Lahat ng nakikita mo yan, yan ay nagsimula yan dahil hindi lang ako nakontento kung ano meron ako nun. Talagang, wika nga eh, shoot for the stars pa ako. Talagang lumagpas pa siguro. Yung pangarap ko nun, hindi ko inalintana na, sige, okay na ako rito, lalagpasan ko pa. Yun ang ginawa ko. Pero alam mo ba talaga ang sikreto dyan? Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi ng iba. Panindigan mo yung sarili mo, yung conviction mo. At yung mga taong katulad mo, yan eh, yan ang hinahangaan ko at hindi ko hinaharang ko naman ang pangarap pag ganyan ang nakikita mo. Kaya Makoy, ano ba ang karapatang kumpigilan ang pangarap ng isang taong hinahangaan ko dahil pinagdaanan ko? Kundi, sige, tinatanggap kita, magtrabaho ka rito sa pang-park. Okay ba? Dagang salamat ho, sir. Nako, pangako ko, hindi ko kayo bibigoyin. Pagbubutihan ko po pagtatrabaho ko dito sa front firm niyo. Okay, maraming salamat. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Sige. Salamat, sir. Salamat. Salamat. Yan ang gusto ko. Di ba yan? Tsaga yan. Tsaga. Sige, later, later. Sabi po daw ni Mama, magali ka po mag-swimming. Ba? Kasabay mo po daw yung tuna. Sinabi yon. Nung kasing laki mo ako, sa gitna pa lang ng dagat, tumatalo na kami para mangisda. Wow! Idol duty ka, lo. Thank you. Turuan po't ko mag-fishing, ha? Sige, later, later. No, di ka mag-swim. Later, later. Pati sa swimming, later din. Sige, sige. Laro ka muna. Kuya Oscar, nakuha ko na yung mga ipon. Uy, thank you. O sige, hanggang sa susunod na anihan, ha? Okay, sana may mga proposal pa sana ako sa'yo. Aba, ito good. Pag-usapan natin sa opisina. Okay. Che! Che! Sir! May pag-uusapan lang kami, ha? Samahan mo muna si Kyle, yes, okay? Yes, sir. Okay, Kyle, sige, laro lang. No, kala ko mag-swim tayo. Later, later. Bye-bye, Lolo, later! Kyle, mag-swimming na ka. Mag-aaral kayo mabuti, ah. Para makahanap kayo ng maayos na trabaho. Ikaw, Bunny, huwag kang tutula dito sa uncle mo na puro pangingisda lang alam. Buboy, baka puro ligo ka sa dagat, ah. Tinan mo. Kakagalis ka na. Ate, hawa na kami. Ano, maaga ba magpalawit bukas? Sige. Paalam na kayo. Eh, may lagnat to ah. Ba't sinama mo pa dito? Namugos, ate. O, alagaan mo to. Bunny, ha? Alagaan mo yung kapatid mo, ha? Ano nga, alaga na. Teka, pera ka ba dyan? O, ako'y mahatag din mo, ate. Ano nga, no? Teka. Oh, walang pera. Ano to? Para sa pagkaon ng mga bata yan, iiwan sa kapitbahay ng 1,000. Nakakahiya naman kung wala tayong maibigay. Di mangutang ka sa mga kaibigan mo. Ano ba ang gagawin mo sa pera? Eh,
Nakakautang ako dito sa loob. Kailangan ko bayaran. Di naman. Nakakulong ka na nga, Diri. Nakakautang ka pa? May utang ako sa Tong Eats. Pag hindi ko nabayaran, bugbog. Tong Eats? Gusto mo ba yun? Sugal? Nagsusugal ka pa dito? Nakuha mo pa magsugal? Walang magawa eh. Tingin mo ba madaling nasa kulungan? Gusto mo dito ka? Palit tayo. Ay! Buboy! 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 Akin ka lang! Hindi ko suspita. Suspita! Makoy! Buboy! Buboy! Teka lang! Yung anak ko! Buboy! Teka lang naman! Hindi lang pwede. Buboy! Kuya, asa si Kuya Makoy? Ihawa na. Ah, mo ba? Unsa imong trabaho diri? Magpakaon kog hipon. Mo lang? Magpakaon kog hipon kada upat na oras. Ah, tagpila imong ano? Sweldo? 200. 200? Takaw pala yung hipon, no? Kuya, pwede ba ako dito mag-work? Magpakain ako ng hipon. Tapos meron akong sweldo. Lakas ng trip mong bata ka, ha? Ikaw, pag-alagala ka dito, baka mahawa ka ng tigda sa mga bata. Please na po, may iniipon po akong pera eh. Ito po yung piggy bank ko. Sige. Ako ang manager. Ikaw ang assistant ko, ha? Pakaon kong hipon, ha? Ah. Ready? Wow! Shoot! Very good. Pas-pas ni Nimoy. Ganda mo. Ito pa. Thank you. Very good. Thank you, Kuya. Nalisa na po ta. Mag-work na po ko dar eh. O, hanap ka na ng lolo mo. Sige na. Bata, yaman-yaman ng lolo eh. Hello? Ha? Pamangkin ni Makoy? Okay, giramay kami. Ano nangyari kay Buboy? Ano, sir, ah? Tigdas ho. Eh, wala nang naagapan sa ospital. Eh, nagluya na gyud. Tanggapin mo itong konting abuloy para maayos ang kabaong ni Buboy. At bigyan mo rin ng maayos na libing, ha? Maraming salamat, sir. Ano naman? Okay lang ka, Kuya Makoy. Thank you.
Bakit nandiyan ang anak ko? Bakit, Bakoy? Ate, sorry. Ate, sorry. Ginawa lahat ng ospital, pero... Kasalanan mo to eh! Pinabayaan mo si Boboy! Hindi ka na naawa sa pamangkin mo! Ano akong kwento, kapatid? Ate, sorry. Bayaan si Boboy ko. Pag-ayaan mo, boy. At ito, para saan pa to? Ha? Pag-ibigay! Salamat na ako, boy! Saan dito, boy? Ano ba ako na kay Joyce? Kasama na si Papa Jesus. Minsan kasi, sobrang mahal niya yung mga anak niya. Papa Jesus, kaya pag ganon, siyempre ayaw na niya nahihirapan sila. Sa bagay, dilit mo pa naintindihan yung mga yun, no? Bata ka pa eh. Yung swerte ka. Kasi lahat ng gusto mo, pwedeng ibigay ng magulang mo, pwedeng ibigay ni Lola Oscar mo. Eh dapat, huwag ka magtigas ulo, ha? Kailangan, magbuutan ka firme. Minsan, nag-play kami ng Boboy sa dagat. Sabi niya daw, gusto niya maging katulad mo. Strong at saka makabuat ng tuna. Sinabi niya? Makakry ba ang sinasabi ko? Hug na lang kita. Salamat. Harold, ito yung allowance mo. Pagkasahin mo muna yan, ha? Huwag kang mag-alala. Pag nakaluwang-luwang ako, dadagdagan ko lang ang allowance mo. Ibo. Siya nga pala. Bakit parang wala kaya tayong pinapakitang class card sa akin ngayon? Ah, eh kasi Cho, isang beses lang po naglalabas ng class card kapag nasa third year na po kayo. Ah! Ganun pala yun. Opo. O sige. Mag-usap na lang tayo sa susunod na linggo pagdating ko galing Laot. Ikaw na muna dito bahala sa nanay mo at mga kapatid mo, ha? Sige po. Tsaka yung pamangkin ni Makoy, pakitingnan-tingnan nyo na lang din. Sige po. Eh, mag-ingat kayo dito. Sige po, Cho. Meron tayong order na 50 panga. Pamainila yan, ha? Siguruhin mo ma-deliver within the day. Copy, sir. Sige, check. Konti po huli. Konti huli nyo? Ewan ko nga po, sir. Parang galit ang dagat. Erwin, hindi nagagalit ang dagat. Parang tao lang yan. Nagpapahilang. Napahinga lang yan. May mga moods din yan. Medyo sabihan mo yung mga kasama ko na yung commission nyo, yung bonus, medyo hold on muna. Tapos kung gusto niya rumakit, sa ice plant. Okay? Okay po, sir. Tagal, salamat.
Basta may mga ibang restaurants pa dyan sa Manila na kailangan ng direct supplier ng tuna, i-recommend mo ako. Okay? Kyle, may kausap ang lolo. Konting tahimik. Hello? Basta ano, i-refer. Ano ba? Sinasabi pag may kausap ang lolo, huwag maingay. Tandaan mo ha, pag may kausap ang lolo, walang maingay. Simple lang yun eh. Ano ba? Tama na yan. Pwede naman doon maglaro eh. Kyle! Rami store mo. Ang ingay eh. Sige. Kyle, gusto na nakamukhaon? Ayaw ko po. Nako, magpayat ka. Gusto ko lang i-wait si Lolo. Kyle. Alam ko po na later po siya dadating. Alam mo, Kyle, busy taong lolo mo. Big boy na ka, oh. Dapat ma-understand to ni mo. Bakit kailangan siya mag-busy? Para may money mo. Para makabay ka nag-toys. Makapunta ka ng Disneyland. Di ba gusto mo yun? Dili ko. Pati ang mama o papa nako, anapod ang ginaingon. Mag-work sila para nakoy pambay na toys. Pero, daghan naman kong toys. Miss Che, when I grow up, ayaw ko mag-work. Ayaw ko katulad ni Lolo. Matulog na ko, Miss Che. Balbak pa tayo. Parang masarap humigop ng mainit na sabaw pagtapos nito. Oo ba? Ikaw ba, Koy? Eh, kung ati-ati tayo sa bayad. Pero tapusin na muna natin to. Baka pagalitan tayo ni Sir Oscar, ay. Ano ba yan? Ano to? Bigat ito, ah. Ano kaya ito? Anong laman? Bubuksan pa lang, eh. Bye. Tinuod kini. Ginto! Iniluwa ng dagat yung yaman niya. Hindi niya kinain, bay! Ang gagawin natin sa mga yan? Ano pa? Inibibinta. Yayaman na tayo. Teka lang. Dili naman sa atin yan. Baka dapat suli natin yan sa tunay na may-ari. Inanod na siya ng dagat. Tayo nakapulot. Hindi ato na siya. Pero mga bay, hindi naman yan... Makoy, ito. Toto. May puto naman si Erwin eh. Hindi natin ninakaw to. Ang pagnanakaw ay yung kung kumuha tayo na hindi tayo nagpapaalam. Ito, kusang dumating to eh. Kaya huwag mo sasabihin na parehas tayo sa ate mo. Erwin? Naman sa ganun, sa akin lang, baka mamaya mapahamak pa tayo sa mga ginto-ginto na yan. Walang mapapahamak kung walang magsasalita. Yun, tama. Tsaka, Makoy, ito na yung pinakihihintay natin, oh. Malaking tulong to para sa atin. Lahat ang gusto natin gawin sa pamilya natin, sa sarili natin, magagawa natin sa tulong nito. Isipin mo na lang. Yung perang pagbebenta nito kung ano magagawa sa pamilya mo. Makakalaya na ang ate mo. Tsaka hindi mo na po problemahin yung mga gastusin sa bahay nyo. O, di ba? Tsaka yung pagkakautang mo.
yung mga ninakaw ng ate mo, napapayaran mo na. Tsaka, isipin mo, pwede ka na mag-aral ulit. Tapos ako, hindi ko na po problemahin yung tuition fee ni Harold. Si Erwin, mapapatingin niya na yung tuhod niya. Huwag ka naman maging mga sarili, bay. Ha? Isipin mo naman kami. Amigos tayo, di ba? Hindi na, payag na ako. Yan! So paano? Wala na muna magsasalita tungkol dito, ha? Tayo lang makapaalam. Oo, wala. One for all, one for all. Maghahanap ako ng buyer para dyan, ma. Benta natin yan, ha? Alamin ko kung paano ang patakaran sa mga ganyan. Sige. Sino magtatago? Si Don McCoy. Ako na. Don McCoy. Mayaman na tayo. Sige na, Don Pepot. Mayang gabi! Anybody house? Joe! Oh. Ang saya-saya mo ngayon, Cho, ah. Medyo dinampuan na ng suwerte. Cho, naalang takoy gusto isultinin mo. Ayaw nga pala! Yung request mo na gusto mong mag-board sa Marben, pumapayag na ako. Oh, binakugol aki kwarta, Cho. Noon yun! Pero hindi magtatagal. Mabibili na natin ang gusto natin bilhin. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na ng boarding house o kaya dormitory na pwede mong maupahan sa Marben, ha? Sagot yan ng Uncle Orly mo. Sige po, Cho. McCoy! McCoy! Akala mo nakalimutan ko, no? Bayad sa utang ng ate mong magnanakaw. Ma'am, Kenny. Pag nabayaran ko ho ba yung lahat ng utang ng ate ko sa inyo, pwede niyo bang iurong yung demanda? Siguro. Basta't maibalik lang lahat ng pera ko. Kubra ko ang racket ko. Tiba-tiba tayo, ha? Sige, sige, sige. Basta, huwag mong pababayaan ang nanang, ha? Sige, sige. Bye. Astig ang motor, ha? Mupalit pug ko, ani? Oh. Ano bang pag-uusapan natin? Bangutan ako, may alam ka ba sa mga treasure? Yung mga nangihingi ng permit sa munisipyo para magbungkal ng dagat. May mga kakilala ko sa bayan. Bakit? Oh, Che. Tawagin mo nga si Kyle at sabihin mo lalabas kami ngayon. Tuturuan ko siya mag-fishing. Sige, sir. Mangisda. Ay. Kyle? Tawag kasi ng lolo. Kyle, iho. Halika, lalabas tayo, lolo. Tuturuan kita mangisda. Asa ko'y buhat ng lolo. Later na lang po. Ah?
Natigil ka pa ba sa akin? Namatayan ako ng anak. Sinong hindi magagalit? Di kung... may naging pagkukulang ako. Sa pagkawala ni Boboy, humihingi ako ng pasensya sa imo. Nakakuhin ko lahat ng responsibilidad. Wala namang may gusto sa nangyari, ate. So ako nang dirilan si Boboy, dili din naman niya gustong umabot tayo sa ganito. Ito, tayo na lang natira din eh, magpamilya. Kailangan natin magtulungan para kay Bunny. Magtulungan? Kung gusto mo talaga ang tulungan, tumigil ka ng kakatunga nga. Gumawa ka ng paraan para mailabas ako dito. Ate, huwag kang mag-alala. Makakalabas ka na dito kung magawa ako ng paraan. Paano? Dili ko muna pwedeng sabihin sa'yo, ate, na nga ako kay Orlit Erwin na kami-kami lang muna makaalam nito. Magkapatid nga tayo eh. Sabihin mo na. Nung nangingisda kami sa laot ng isang araw, ate. Nakahanap kami ng... nakahanap man kami ng ginto. Ginto? Ginto. Makakalaya na ako sa wakas. Mudato na ako. Kapatid. Hirap! Ang galing-galing mo talaga! Ang galing-galing mo! Isa pa rin natin, nakausap ko rin si Aling Kenny. Sabi niya, pag nabayaran daw lahat ng perang na nanakaw mo sa kanya, iurong na yung demanda sa imo. Ang dapat mong gawin dyan, Makoy, ibenta o isanglamo agad yung mga gintong yan. Paglabas ko dito, lagot sa akin yung Kenny na yan. Makoy, ang galing mo talaga! Hindi na tayo maghihirap! Ang galing mo, Makoy! Makoy! Alam mo ba? Kung papahalata. Tsaka isa pa. Ilang araw akong hindi nagpapakita sa inyo. Kasi galing ako sa bayan. Tanong-tanong ako sa mga bayar ng ginto. E dipindipindi pala yan sa presyo, sa klase ng ginto. Naisip ko. Ako naman ang nakahanap ng bayar. Kaya dapat lang mas mataas ang porsyento ko sa inyo. Ay, sandali lang. Mukhang may plano ka pang gulangan kami. Orly, makatao naman siguro yun, ha? Ako naganap ng bayan, kaya mas malaki ang makukuha ko sa inyo. Yun na nga yun eh. Nagdidesisyon ka na hindi mo sinasabi sa amin. Ano to? Ginagawa mo kami tanga? Uy, Erwin, hindi ako nakatapos ng high school, pero marunong akong kumilati sa mga taong magugulang tulad mo. Tarantado pala ito. Tama na, uy. Ano ba kayo marinig pa kayo ng mga tao dito? Malaman pa nila yung tungkol sa ginto na yan. Hindi pa nga natin nabebente eh. Kung makaasta kayo, parang hawak na natin yung pera. Tsaka isa pa, magkakaibigan tayo dire. Kung meron man tayong di pagkakaunawan, dapat nag-uusap muna tayo. Hindi naman tayo mag-away. Ito si Orly! Tama na. Ito na lang. Kung ayaw mo magka-problema tayo, maging patas ka. Pare-pareho tayo nakahanap ng gold coins na yan. Kaya dapat sabay-sabay natin pinag-uusapan ang plano at
pantay-pantay natin paghahatian ang mga pagbebenta niyan. Ang plano mo? Sabay-sabay tayo maghahanap ng buyer para pata sa lahat. Walang dihado. Walang lalamang. Alia! Bay, minit yata yung ulo kanina. Si Erwin naman kasi. Gusto pa yata tayong gulangan. Hindi naman siguro sa ganun. Wala naman siguro sa plano nung kaibigan natin, ma'am. Loko man tayo. Tsaka ikaw no, pumapayag ka na yung gusto niya eh. Jesus, itili naman ako magpayag sa ganun, siyempre. Tsaka, pagkakaibigan tayo, mag-usap tayo. Yung puro init ng ulo, pinapairal natin. Yun na nga eh. Kaibigan natin siya. Kaya kailangan lang kilala ko ng ugali niya. Kagulat ka naman, bay? Okay. Kalawang ba sa'yo mag-iuna-una? Wala mo na ni mo napansin nga naanak ko. Sige, matulog na ako. Bakit? Anong problema? Nga naman. Yung ginto. Nawala, yung ginto. Ah, ano? Unsam. Nasa? Anong nawala? Yung supot, nilagay ko lang dire sa loob ng bag ko. Kahit kagabi. Pag-ising ko, wala na dire. Sa loob? Baka sa loob mo nilagay. Wala man doon. Hoy, Ray! Kala! Ikaw ang kawatan! Dili ang kawatan, oh! Wala akong gigawat sa'yo, ha? Wala akong gigawat? Ikaw lang ikausap ko kagabi? Pag-ipagising ko, wala na yung ginto. Ikaw lang nakakita nito. Ibalikin mo ang gagawat! Tama na, tama na! Sa atong duha, ikaw lang nilahi kawatan. Eh, pagnanapay! Seryon ko mo, sigurado jud ko. Wala na yung mga gamit niya. Eh, siyempre, tinago na niya. Eh, baka naman pinalalabas mo lang na nawawala, Makoy. Diretsuhin mo na nga ako. Ano? Diretsuhin mo na ako, sige, tingin mo. Susuloyin ko yung mga ginto na yan. Oh. Eh, kung hindi nawawala, eh, ano, eh, saan? Ako pinagbibintangan mo? Ha? Ako? Kalma lang ako pinagbibintangan mo? Hoy! Magsitigil nga kayo! Huwag kayo manggugulo rito sa compound ko, ha? Anong nangyayari sa inyo? Bravo, sir. Sorry. Oh.
Harold, Harold! Jo. Ano to? Yan po yung exercise po namin sa isang activity. Wala lang po yan. Wala to? Opo, wala lang po. Mangmang ako pero hindi ako tanga. Kaya sumagot ka na maayos. Magsasalita ka o bibigwasan kita? So, hindi na po ako nag-aaral. Ano? Bumagsak po ako sa isang subject. So, natatakot na po ako sabihin sa inyo, kaya... Hindi ka nag-aaral. Pero hingi ka ng hingi ng pera. Pinabili ko po ng cellphone tsaka sapatos. Alam mo bang halos hindi ako kumakain? Para lang may pang-tuition ka! Tapos sasabihin mo hindi ka nag-aaral! So sorry po. Ayan! Namunin mo yung sapatos at cellphone mo! Ang kapal ng mukha mo! So sorry po. Alam mo ba kung anong tinitiis ko? Ay yung may maibigay ko sa'yo! Sa inyo! Lahat ng mga pangangailangan nyo! Lahat ng pagod sa gitna ng laot! Bawat gutom na sinisikmura ko! Bawat sakripisyo! Tinitiis ko! May maiuwi lang ako dito! May maibigay lang lalo na sa pag-aaral mo! Pinaasa mo ko sa wala! So sorry na po. Umalis ka na lang muna. Umalis ka muna bako ko ano pang magawa ko sa'yo. Ako sa lahat ng ginawa ko para sa kanila. Ano po ba pagkukulang ko? May mali po ba sa pamamaraan ko? Akala ko, mahal mo kami mga mahihirap, mga naaapi. Bakit po hindi maghihirap? Alam ko po, mali ang question ka. Pero Diyos ko, hindi ko na po naiintindihan kung bakit ganito. Lahat ng sakripisyo ko, walang pumalit na ginagawa. Panginoon, tulungan mo naman ako. Yung gold coins. Tanga mo? Ang tanga-tanga mo? Pera na? Naging bato pa? Tinago ko naman ng maayos at hindi ko kabalo kung paano nawala yun. Eh, paano makakalabas dito? Wala ka talagang kwentang kapatid! Ako walang kwenta. Sige, pag-usapan natin yung pagiging walang kwenta, ate. Inaalagaan ko yung mga anak mo na dapat ikaw na nanay yung gumagawa. Wala akong kwenta. Yun ang ako mong pera. Na inubos mo naman sa sugal mo na ako ang nagbabayad hanggang ngayon. Wala akong kwenta. Si Buboy. Uy. Sinabi ko sa'yo nang dalhin mo sa center.
Sinabi ko sa'yo, pabakunahan mo para hindi tapuan ang sakit. Pero anong minatupag mo, ha? Inuna mo yung paglalako at siya mo pati pagsusugal. Tapos ako yung sisisihin mo sa pagkamatay niya. Wala akong kwenta. Dati, araw-araw ako nagtatrabaho. Araw-araw ako nagbubuhat ng isda na mabigat pa sa akin. Para lang may pangkain ka. At ang mga anak mo. Para may pang-ipon ako ng pampiyansa mo. Para may pambayad ako ng utang na ninakaw mo. Wala akong kwenta. Dati. Kinalimutan ko yung sarili ko. Para sa luing ka. Kinalimutan ko yung sarili ko. Para pagbayaran ko yung mga kasalanan mo. Kaya sabihin mo sa akin, ate. Sino sa ating dalawang mas walang kwenta? Tawarin ako ng Diyos. Sana mabulok ka na dito. Ginoo ko, alam ko ang araw-araw niyo naririnig sa akin na dilay kumusoko. Ituloy lang ang laban. Dilay kumubigay. Pero gusto ko nang itaas ang mga kamay ko. Murag dili na ako kaya. Pagod na po ako. Pero para wala akong karapatan mapagod dahil maraming umaasa sa akin. Ito na ba talagang kapalaran ko? Anong kailangan na ako mag-antos? Malakas naman ako. Kinakaya ko naman, pero hanggang kailan? Naabay katapusan ako mag-antos. Pabayaan mo lang. Pabayaan mong humulagpos yung nararamdaman mo. Ilabas mo. At huwag mong itago yung tunay na pinagdaraanan mo. At higit sa lahat, huwag ka magpanggap. Huwag ka magpanggap na okay ka kahit hindi ka okay. Masakit sa katawan yan. Di na ako kaya, sir. Parang... Parang nawawalan na ako ng lakas para lumaban. Naupos na ako. Parang may humihilaw po sa akin pa ilalim para malunod. Nakakalimutan mo na ba, Makoy, na lahat ng bagay sa daigdig ay may paliwanag? Alam mo ba yung pinagdaraanan mo? Lalo ka lang pinagtitibay niyan at pinatatatag. Hindi ka pababayaan ng Diyos na palaging ganyan. At kung ang iniisip mo ay nalulunod kang sa ngayon, asahan mo, darating ang araw, sa tulong mo na rin at sa tulong ng kamay ng Panginoon, aahon ka. Iaahon ka niya. Magtiwala ka lang. Opo.
Kung Cebu, makapagpa-opera sa akong tuhod. Akin lang to. Gusto ko nervous din eh. Hindi lang. Sensya ka na. Sensya ka na rin. Kaibigan pa rin tayo. Oo naman, delete naman na tinatanong yun. Teka. Parang kulang tayo. Erwin! Erwin! Bulakaw ka? May emergency. Mauli kong Cebu. At least ka, hindi ka man lang magpapaalam sa amin. Saka, Erwin, sandali. Parang ano yun eh. Patingin lang. Erwin! Patingin bye, lang! Bye! 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 Ano ba to? Makoyo! Ikaw pala eh! Ha? Ikaw pala yung ganit! Ha? Wag! Wag! Hindi ako ganit! Ha? Anong hindi? Ano to? Sa atong tulo, ako may kailangan niyang pampa-opera. Hindi nyo ba nakikita to? Ang lakas ng katawan ninyong dalawa. Ako, hindi ako makapagtrabaho na hindi ako nasasaktan. Bye! Ibalik ko na to sa dagat. Dili nyo ba napapansin? Sinisira nito ang pagkakaibigan natin. Kung wala to, wala tayong problema. Balik tantanan sa dati! Bye! Ito ang dahilan kung bakit kayo nag-away-away? Oh, Benji, sige. Kilatesin mo na. Kabira. Thank you.
kare, peke to. Dito, ginto, tanso po. Okay, salamat, Benji, ha. Okay. Sige. Thank you. Sige, gawa, kita lang tayo. Nakita niyo na? Nasisira ang pagkakaibigan niyo dahil sa mga bagay na walang halaga. Tandaan niyo, lahat tayo dito anak ng dagat. Araw-araw, humihingi tayo ng biyaya mula sa dagat. Binibigay naman sa atin tuna, isda, tubig. Pero hindi niyo pinapahalagahan. Wala nang mas hahalaga pa sa pagkakaibigan niyong tatlo. Walang makakapantay na kahit anong kayamanan na napulot niyo lamang. Sa ima. Tatlo sa ima. Tatlo sa akon. Tapos ito isa. So, bilhin na lang yan. Dili. Para naman sa Serena. Oh. Agoon ako ni. Para may mahinumduman akong kaibigan. Drama, ay. Nagigutom ako, ba't dili man sa'yo magkaon sa Chongson? Go, may pera ka pa. Dili, siyempre, magpalibre man ako sa'yo. Mata mo sa Chongson. Bili tayo ng brief mo, ha? Palitan na natin yan. Iskitahan ba yung salawal ko? Bili ka ng brief. Crispy ng brief mo eh. Dili ko tanggi yan to. Oh, sige. Kyle, ano? Gusto mo maglaro tayo? Bibigay po ako sa inyo. Alkansya? Oh, bakit mo naman bibigyan na alkansya si Lolo? Kasi po, inipon mo po yan, Lolo. Kasi po, pag may kinakausap ka, nagbibigay din po sila ng pera para sa inyo po yan, lo. Pwede po bang maka-appointment sa inyo, lo? I'm sorry, apo. I'm sorry talaga. Hindi mo kasi maiintindihan pa eh. Dahil bata ka pa eh. Pabayaan mo. Promise ng Lolo. Si Kyle muna ang appointment ko. Promise bago po. Iba, ha? Okay? Promise po. Promise. Pwede po ba turuan mo pag-sing? Lahat ng gusto mo gagawin ni Lolo ngayong summer. Kahit ano. Okay? Wala nang later. wala nang later. Now na. Yay! Promise? Promise? I love you po. Love you more. Naiyak mo, Lolo, eh. I'm sorry. Sorry. Thank you.
Cho. Gutom na po ba kayo? Kain na po kayo. Cho. Ano to? Binenta ko na po ulit yung cellphone tsaka sapatos ko po. Cho, tutulong na po ako sa inyo. Tutulungan mo ako? Opo. Eh, may pa-hiring po ako sa isa sang fast food sa bayan. Eh, maswerte po na natanggap po ako. Kaya po, tutulungan na rin po kayo sa pagpa-aral niyo po sa akin. Cho, mag-working student po ako. Kasi naging pasaway po ako sa inyo. Eh, hindi man lang po ako nagpasalamat sa lahat po ng sikripisyo na binigay niyo po sa akin. Jo, promise. Tagang-tagang diploma next year. Sige. Aantayin ko yung diploma yan. Promise po. Sabihin mo na ako. Masarap ng ulam, ah. Opo. O, Bunny, ilan na lang yung mga kulang nating orders ng bangsi dyan? Lima na lang po, Uncle. Lima na lang. Nandito na ako. Nay! Halaya na ako. Mahalagaan na kita, anak. Sayang wala na si Buboy, pero ang importante, magkakasama na tayo. Salamat, Makoy. Sa buong akala ko, kinalimutan mo na ako. Ay, hindi naman pwedeng gawin yun. Yung sa kabila ng pinagdaanan natin, hindi kita pwedeng pabayaan. Pamilya tayo eh, sino bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din. Tawarin mo ako, Makoy. Ay, patawarin mo rin ako, ate. Tama nga yung sinabi mo sa akin yung mga kamalian ko, eh. Yan mo, bigla akong tumino. Kung nandito sila nanay at tatay, magmamalaki ka ng mga yun. Salamat sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo sa pamilyang to. Teka, ano ba itong ginagawa nyo dito? Bagong business ba to? May bago negosyo, ate. Mga ano, marinated bangsi ba? Ano to, may mga order tayo sa palengke. Tapos si Sir Oscar, tinutulungan tayong magkaroon ng order sa Manila. Philip Jude ka sa imo, ha? Teka, masarap pa tong babad mo. Baba, recipe yan ni nanay. Ah, pwedeng pwede. Tutulong ako. Tutulong ako dito. Ate, teka, huwag muna. Ito na muna mag... Bago natin gawin yan, pagsalusaluhan muna natin ito, niluto ko para sa inyo. Ngayon na lang tayo magkaon ng sabay-sabay, oh. Ayan, oh. Ang masarap to, ah. Ayan, oh. Kuha na ng plato. Kaya na tayo, Bunny. Yes, salamat, Makoy. Kaon na ka. Kaon na kayo. Cho, sabay na po ako sa inyo. Opa! Basta galingan mo ang interview mo mamaya sa agency, ha? Engineer! Naman po, Cho. Kung makasakay na ako sa barko, Cho, hindi lang po pwesto sa palengke yung may pundar po natin. Magkakaroon din po tayo ng sarili nating ice plant. Gusto niyo po ba yun? Pabida! Hindi po, Cho. Mubawi lang ko sa tanan imong sakripisyo ng imong gihatag sa mua. Alam mo, nung tinulungan mo lang ako na makahanap ng pwesto sa palengke, tapos nakagraduate ka pa, bawing-bawi ka na sa lahat. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi naman ako humingi ng anong pangkapalit. Ang gusto ko lang, ay ibalik mo sa mga kapatid mo yung anumang chance ang ibinigay ko sa'yo. Sige po. O tara na, inaantay ako ni na Makoy. Sige po, tara po, Chok. May lakad kami. Sige po. Sir, iba na ang piyado, ah. Eh,
Sir, eh, salamat po sa... tiwalang binigay niyo sa akin, hindi ko sisirain yun. Saka, sir, malaki rin yung utang na loob ko sa inyo. Gawa ko nung mga... panahon nung umaahon ako eh. Kayo nagbigay sa akin ng puhunan para maging dealer ng isa't ipon sa Bohol at Cebu. Mm-hmm. Tapos binigay niyo pa po sa akin kung posisyon na to, sir. Eh, tagang salamat po talaga. Isang malaking blessing ko kayo. Hindi lang ho sa akin, kundi sa makakarami ho, sir. Walang anuman. Alam mo, yung tagumpay na yan na nangyari sa'yo ngayon at pagbabago at pag-ahon, eh dala na rin ang sarili mong pagsisikap yan, Makoy. Tanda mo yan. At siyempre ba, katulong na rin. Napalagi, ho. Basta wag mo kakalimutan yung sinabi ko sa'yo. Naalalam ko ba? Alam na alam ko yan, sir. Ah, pera. Sige, yung ang tunay na kayamanan, ay pamilya, mga kaibigan. Congratulations. Okay, maraming salamat po, sir. Sige. God bless you. God bless, sir. Mauna na ako. Sige. Mga testing. Hey, makita ko. Second hand lang, ho. Ingat, ha? Thank you, sir. Thank you. Ilang sakay na ako sa paraglide? Kinaya mo na ba? Tulog ka bulan na, sukad na maoperahan, bay. Imo. Jesus, walang ka naman yun. Tsaka hanggang kailan ka ba magpaulit-ulit magpasalamat? Hmm? Wala naman sa akin. Paulit-ulit! Tsaka... utang na loob ko sa'yo yan, bay. Hindi ako magsasawa magpasalamat. Walang ka naman. Game na! Diling habang buhay na sa ilalim ka. Darating din ang panahon na aahon ka para matanawang liwanag ng buhay. Kung siswertihin ka pa, pwede ka pang lumipad kasama ang mga pangarap mo. Kututusin, ang sarap mabuhay. Magandang mabuhay kasama ang mga taong pinakamamahal mo. Pamilya, kaibigan, mga taong may importanteng papel sa buhay natin. Mga taong nagbibigay inspirasyon sa atin. Mga taong ginagamit ng Diyos para hilahin ka paitas, para iyawan ka sa pagkakalubog. Sa lahat ng pinagdaanan ko, isang natutunan ko na may yaman ng dagat. May perlas, may mga isda, may mga nakatagong ginto sa ilalim nito. Pero ang pinakamahalagang yaman ay ang totoong pagmamahal ng pamilya, ibigan at ng pong may kapal.